everyone! Happy weekend! Ayan, napakabilis talaga. Oh my God, matatapos na yung September. Ayan, October na naman. Talaga magpapasko na. Ayan. So, happy weekend sa inyong lahat. At make a love shout out. Ayan. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyayari pag ang ating mga amo ay may bad experience sa dating katulong. Alam nyo, mga kababayan, na nandito na sa Romania at papunta pa lang dito, sana naman maging seryoso tayo sa ating mga trabaho. Ang ibig kong sabihin ay talagang alam nyo sana ang inyong trabaho na pupuntahan. Huwag po tayo maging demanding, lalong-lalo na pag tayo po ay baguhan pa lamang. Paulit-ulit na lang natin sinasabi yan. Alam nyo kung bakit ganito yan. Pag halimbawa, yung katulong ay araw-araw na lang nahihipag-argue sa amo. Pag halimbawa, ang katulong walang ginawa sa off-day kundi mang lalaki, mag-inom, everything. Pag halimbawa, ang katulong hindi nagtatrabaho, feeling nun niya. So, nangyayari, talagang hindi nagkakasundo ng amo at naghihiwalay. Ang nangyayari, ang amo, nagkakaroon ng bad experience sa kapwa natin or sa ibang lahi. Diba? May bad experience na sila sa naging katulong. Pero itong mga tao na ito, hindi pwede na hindi sila kumuha ng katulong. Kasi talagang parang part na ng buhay nila ang katulong. Kasi nga, syempre, afford naman nilang magpasahod. So, it's kung halimbawa hindi sila nagkasundo sa dating katulong, kukuha na naman sila ng pangalawang katulong. Ang mangyayari sa pangalawa, dito, ina-apply ng amo ang mga nagiging experience sa unang katulong. That means, ang off day, may oras na, kung anong oras lamang, pwede umalis at babalik. That means, kailangan talagang mag-focus na sa trabaho. That means, hindi ka na binibigyan ng karapatan sa bahay. Ibig sabihin, wala kang karapatan kahit kanino makipag-argue, kundi susunod ka lamang. Alam nyo, kawawa ang nagiging kasunod na katulong. Kasi dito ina-apply ng amo ang bad experience na ginawa ng unang katulong. Kaya sana, pag kayo ay magpapakatulong or magiging nani, sana expected nyo na ang lahat. Sana isipin nyo na pwede kang mahirapan, pwede kayong hindi magkasundo, pwede kang hindi sahuran. Mga ganyang bagay dapat. Mga simple na bagay, huwag po tayong magpag-away sa amo. Kasi ang nangyayari, nagiging kawawa yung ating kapwa kababayan kasi nadadamay sa atin. May iba na halos hindi na nga pwedeng makipag-usap sa mga kababayan sa park, hindi na nga pwedeng makipag-usap sa mga kababayan, pag namimit sa kalsada, nakasama ang amo, hindi na pwedeng mag-off ng linggo dahil sa kagagawan ng unang katulong na dadamay lahat. Natatakot ang amo na maging katulad sa unang katulong. Kaya please lang, isipin po natin, mapagmasid po sana tayo sa ating mga ginagawa. Kasi alam niyo naman po ang pinunta natin dito sa Romania ay bilang isang nani at katulong. Huwag po tayo mag-isip na magiging amo tayo. Mag-ingat po lahat and happy weekend again. Bye!